Si Juan ay isang bata na gusto lang matulog. Siya ay mabagal o ayaw kumilos sa mga gusto niyang gawin. Kaya naman pinangalanan siya ng kanyang nanay na Juan Tamad. Isang umaga na naman ang lumilipas, ngunit si Juan ay nakahigang muli. Siya ay nakakita ng isang bunga, ngunit sa kanyang sobrang katamaran, imbis na pitasin at makain, hinintay niya itong malaglag mismo sa puno. Habang siya ay naghihintay, siya ay nakarinig ng sigaw. Juan! Nasaan ka na naman? Sandali lang, Nay! Babagsak na yung biyaya, oh! Pumikit at binuksan niya ang kanyang bunganga at inaasahan na bumagsak ang bayabas. Habang siya ay nakapikit, biglang may kamay na kumuha ng bunga. Si Juan ay napatingin. Aba, akin yan ah. Hindi mo ba nakikita na hinihintay kong malaglag yan? Hindi ko naman nakikita ang pangalan mo sa bayabas na ito. Tsaka walang napapala ang walang ginagawa. Paalam! Ngunit pa man, siya ay may gusto na kay Maria. Ngunit alam niyang hindi siya sasagutin ni Maria dahil siya nga ay tamad at si Maria naman ay masipag. Ngunit kailan nga ba siya naging Juan Tamad? Nagsimula ang lahat sa puto. Pinagbenta ako ni nanay ng puto. Napakainit at napakalinsangan ng panahon. Para matiyak ko ang kwalidad ng puto, ito'y tinikman ko. Ngunit may nakita akong mga palaka at bigla akong naawa, kaya ibinigay ko na lang sa kanila. Oh, nasaan ang benta? Ibenta ko po lahat, kaso utang. Sa susunod na lang daw po nila babayaran. Ang buong bayan ay nilusob ng mga garapata. Hindi lang hayop, pati na rin ang mga tao ay kamot ng kamot sa pangangati. Ang Juan, gumising ka nga dyan. Pati ba naman pagkamot, kinakatamaran mo na rin. Pumunta ka sa Agora, bumili ka ng palayok. Si Juan ngayon ay pumunta sa Agora para bumili ng palayok. Ngunit nabitawan niya at nabagsak. Ala! At nasira ang mga palayok. Paano na to? Ano nang gagawin ko? Biglang napaisip si Juan. Dinikdik niya ang mga palayok hanggang sa maging alikabok. Binalot niya ito sa dahon ng puno ng saging at tinawag niya na pamatay ng garapata. Bili na kayo! Pamatay ito ng mga garapata! Bili na kayo! Bili na kayo! Pamatay ito ng mga garapata! Bili! Pabili! Ako rin! Ako rin! Sobrang kati na! Napatay ng garapata? Palagyan niya rin yung aso. Pabili nga ako. Ako rin pabili, ako ilalagay ko sa aso ko. Isang araw na naman, nautusan si Juan na bumili ng ulam na alimango. Ngunit biglang tinamad sa paglalakad na imbis iuwi, ibinaba niya ang mga alimango at binigyan ng direksyon papunta kayo sa kanilang bahay. Ganito gagawin niyo ah. Lakad ng konti, kapag nakita niyo yung puno ng bayabas, lumiko kayo ng kaliwa, tapos dire-diretso doon. Sige, mauna na kayo. Susunod na lang ako. Nakauwi na si Juan sa bahay at nakita ng kanyang nanay na wala siyang dalang alimango. Oh, nasaan ang mga alimango? Di ba pinabili kita? Wala pa po ba sila? Mas nauna sila umuwi sa akin. Basta at tiyak ang mga direksyon na binigay ko sa kanila. Hala, hindi kayo napabarkada? Juan, bilisan mo't lumapit ka dito! Nay! Juan, kailan ka ba titino? Tumatanda na ako. Juan, bilisan mo lumapit ka dito. Juan, kailan ka ba titino? Tumatanda na ako. Napaisip si Juan sa kanyang mga nagawa at nagdesisyon na siya ay magbabago at titino. Sa mga sumusunod palayok na araw, kayo, nagkita palayok, si Juan palayok, at Maria habang nagbebenta ng palayok si Juan. Aba? Iba yata to. Ikaw na sa Agora? Kailangan kasi alagaan si nanay. Kaya pagkatapos kong may benta to, uwi ako upang may pagluto siya.
Ikaw magluluto? Sumipag ka na ba talaga? Ewan ko eh, basta ayaw mawala si nanay. Yan ang tunay na pagmamahal, nakakapagbago ng tao. Kaya hindi ka rin masipag, no? Matalino rin. Sus, ikaw talaga? Di mo ako mabubola. Pagkatapos maibenta ni Juan ang mga palayok, bumili siya ng ulam at sumama si Maria para maipagluto ang kanyang nanay. Natuwa naman ang kanyang ina sa nakikita niya na si Juan ay nagluluto. Sa mga sumusunod na araw, pinatunayan ni Juan kay Maria na siya ay nagbago na. Siya ay sumipag at naging isang responsableng mamamayan. Sinubukan niyang ligawan si Maria ng mahabang panahon. Puno ang langit na bituin, kinamig pa ng langit. Tingin ako'y nababaliw, giliw at sawitin kong ito. Sana'y maibigan mo. Para sa'yo. Ngunit may isa pang problema. Hindi ako naniniwala na sumipag ka na. Kaya nga Juan tamad dahil walang kapare sa pagiging tamad. Noon po yun at ako'y nagbago na po ngayon. Sabihin na natin sumipag ka na. Paano ako makakasiguro na hindi ka nababalik sa pagiging tamad at hahayaan na lang na si Maria ang gumawa ng lahat? Papatunayan ko po. Habang buhay kong papatunayan kay Maria. Pinatunayan ni Juan ang kanyang sinabi. Siya ay nagwalis, naglinis at pinagsilbihan si Maria. Natuwa naman ang nanay ni Maria nang makita niyang sumipag nga si Juan at patuloy na inaalagaan si Maria. Di ako nagkamali na pinili kita. Sus, balero ka talaga. Tumanda. Patatawarin kita pag hindi ka masaya. Pupuhatin kita pag nirayo magkana o kaysa.